Bigat ha, pinawisan ako. Kung gusto nyo ng minimal na gastos lang para sa inyong portable power station tulad itong Bluity EB3A, then ganitong solar panel lang ang bilhin nyo. Pero kung gusto nyo talaga ng totally portable na setup na kahit saan pwede nyo dalhin, then ang ganitong portable solar panel na ang bilhin nyo. Unahan ko lang kayo, medyo may kamahalan ang solar panel na ito compared dito sa solar panel natin sa likod. Pero kita nyo naman ang isang advantage, napaka-portable. And aside sa portability nito, mataas din ang cell efficiency nito compared pa rin dito sa likod natin na solar panel na mayroong cell efficiency lang na 17.06% compared dito na up to 23.4% as per yan sa data sheet. Kaya ito ngayon ang i-review natin coming up. Okay, just to give you an idea, ang bigat ng unit as per manual ay 6.8 kilograms. Pero dito sa aking timbangan, ang nag-registered lang ay 6.7 kilograms. Pero dahil hindi naman high quality yung timbangan ko, so mas paniwalaan ko yung nasa manual na 6.8 kilograms. Yung dimension ng unit, pag naka-fold, dito is 551 mm, and dito naman ay 461 mm. So, apat na section yung panel. Ayan. So, sa gitna, mayroon siyang button clip na kailangan mong i-release para ma-unfold yung dalawang panel na nasa gitna. Itong sa gilid na panel ay walang lock. Free lang siya. Kaya sa pag-unfold, ang need mo lang ay i-release itong button clip sa gitna. Ayan. Pati dito sa kabilang side, i-release mo rin para ma-open ang buong panel. Okay. Dito na side, nandito yung lagayan ng cable papunta doon sa power station. And nakalimutan ko pala i-mention ang brand ng solar panel, pero same brand lang naman ito sa aking power station, which is Bluity. Then ang model ay PV120S kasi 120 watt solar panel ito. Then monocrystalline ang solar cell, ETFE ang lamination material or ethylene tetrafluoroethylene. As per sa mga nabasa ko sa mga solar forum, mas maganda ang ETFE material compared sa PET laminated na portable solar panel. At yung ibang details na always mo makikita sa mga label ng panel ay naka-print din tulad ng VMP, IMP, VOC at IEC. Pati company address nila sa Germany, England at China ay naka-print din. Itong print niya maganda kasi hindi basta-basta natatanggal. And balik ko lang to. So dito mayroon siyang kickstand support para ma-adjust mo yung angle ng panel. Ayan. And pag tanggalin mo yung strap ng kickstand, makikita mo kung ilang degrees yung gusto nyo. Ayan. 35 degrees, 45 degrees at 55 degrees. So mamili na kayo depende sa posisyon ng araw. And same sa kabila, mayroon din. And ganun din, mayroon siyang indication kung ilang degrees. So ngayon, subukan natin ilatag para makita nyo. Okay, so ang length ng solar panel kapag unfolded ay 1,749 mm. And hindi ko pala napakita kanina, tatlo ang kickstand nito.
meron din dito sa gitna na part. And take note din, hindi lang ito pang BlueWeighty power station ah. Kahit anong power station or kahit anong solar setup, pwede nyo rin itong gamitin. Basta pasok lang ang specification nito according sa requirements ng inyong power station or ng inyong solar setup. And gusto ko rin sabihin sa inyo na compared sa ibang portable na solar panel, ito ay laminated in one piece. Walang tahi dito sa gilid. Kaya mataas ang waterproofing nito compared sa lamination ng ibang portable solar panel na nakatahi or cloth stitch. So meaning, mas mataas ang IP rating nito compared sa cloth stitch na portable solar panel. Pag-usapan natin ulit yan, IP rating na yan mamaya. I-discharge ko muna itong power station hanggang mag 20% na lang ang remaining charge. Then, i-charge ko dito. At tingnan natin kung ilang oras ma-full charge ang power station. Kinumpara ko pala ang harvest nitong dalawang panels sa parehong oras lang. Ito ay nag-harvest ng 145 watts. At ito naman ay 95 watts. Kung isipin natin, mataas ang harvest nito. Pero ito kasi ay 200 watts na panel. Ito naman ay 120 watts lang. Wala kasi akong ganito na panel na same capacity nito. Pero kung pagbasihan natin ang claim capacity nito as per harvest na 145 watts, ito ay nasa 72.5% lang sa claim capacity nito. Pero dito, ang 95 watts na harvest ay nasa 79.1% sa claim capacity nito. It means mas efficient pa rin ito compared dito. May nabasa rin ako sa isang solar forum na ang special texture ng ETFE laminated na panel ay in theory can capture more sunlight compared sa smooth surface. Even sa mga solar articles, mababasa nyo rin yan. Okay, charging na ang BlueWeighty power station natin. Dito ko na nilagay sa roof deck namin para talagang maganda ang tama ng sunlight. Nag-start ako from 20% charge ng power station. Nilagyan ko lang ng timer para may idea at reference ako kung ilang oras ma-full ang power station. And while waiting na ma-full charge ang power station, sinamantala ko na rin na i-check yung mga solar panels ko sa aking grid tied setup at off-grid setup kung wala bang mga micro cracks. And thanks God, wala naman akong nakita. Bihira na lang kasi ako makaakyat dito. And hindi ko pala na-charge kahapon ang power station gamit itong portable solar panel kasi biglang umulan. Even though waterproof naman yan, hindi rin naman advisable na ibabad ng matagal sa tubig. Kaya kung umulan ng malakas at kailangan ko talagang mag-charge ng power station, meron naman akong isa pang panel na katulad nito. Yung buhat-buhat ko sa start ng video. And as per manual pala, ang IP or ingress protection rating nitong portable solar panel ay IP67. Kung ano ang ibig sabihin ng IP67, ito yon. So ang IP rating ay safety rating yan para maclassified ang rates or degree of protection sa mechanical casing at electrical enclosure. At ang unang number after sa IP ay para sa solids. And the second number ay para sa tubig. So the higher the number, mas maganda. So dito mo yan makikita sa chart kung ano ang covered sa bawat number. So ang IP67 ay dust tight at may protection against effects of temporary
submersion in water. Ang IP67 ay hindi pa ang pinakamataas na rating. Meron pang IP68 at IP69K. Pero ang ganda na ng proteksyon na ito. At nakakalamang na ito sa mga portable solar panel na may IP65 lang na rating. So ang haba pala ng wire na kasama ng solar panel ay around 3 meters. Ayan. Kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe sa channel natin, subscribe na po kayo at huwag nyo rin kalimutang i-turn on ang notification bell. At iwanan nyo na ako ng like dyan kung nagustuhan nyo yung video. Ang product link pala nito ay nakalagay sa video description. Click nyo lang doon if you want more information dito. 12:30 na ngayon ng tanghali at full charge na ang power station natin after 2 hours and 21 minutes. At sa time duration na yan, maximum na output na wattage na nakita ko sa solar panel ay 106 watts o nasa 88.3% sa claim capacity nito. Pero almost all the time, naglalaro sa 95 watts ang output nitong panel or nasa 79.1% sa claim capacity nito. In which, napakaganda na para sa akin, considering na hindi naman perfect ang weather condition natin. By the way, kung hindi nyo pa napanood ang review video ko sa Blue Yeti Power Station, click nyo lang yung video na yan. At pwede nyo ring pindutin yung icon ko na yan in case hindi pa kayo nakapag-subscribe. Thanks for watching. God bless and see you next time.